Three layers of voice. Split harmonies. Wow. Ang taas, babe. Nice. Oh my gosh. Oh, yung dragon. Sorry, sabi sa inyo eh. Ay, grabe na kiat nila. Oh my God. Oh my God. It's harmony, no? Ang taas. Ang galing nila, grabe. Simple details, alam mo, nagsasabi talaga sa atin na there's somebody or some people behind yung musicality ng production nila. Sure. Hindi siya yung, oh, kanta kayo dun, pasama din sa okay na yan. Dynamics! Dynamic kasi Tagalog do, dynamics. Wala kayong ano? Para si Danami. Danami! Huwag ganyan yung kapatid ko. Nakakain naman kami maayo. Naligo naman kami. Hindi naman masyado mainit na. Ba't parang sira ulo? Hello, guys! Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Aki is here, as you can see, drinking her... What is that? Tungko, ano naman kayo? Ano nga yan? Mr. Milk. Mr. Milk. Oo, para siyang Dutch milk. Masarap ba yung flavor na yan? Mm, yung strawberry. Metko. Ako, try ko mamaya yung orange kasi tinatry namin yung ibang flavor. Kasi before, yung unang binili namin mango. Mingo. Masarap yung mingo, in fairness. Oh, nag-endorse na naman tayo. Wala nang bayad yan. Baka naman po. Sobra na din kayo minsan, no? Hindi tayo natusan. Hindi tayo natusan. Okay, guys. As you can see, we'll be reacting to another Queendom video. And ito na naman. Kanina. Tuwa ka naman. Gigigil din ako. Kausap ko si Mars Ailey. Kausap na si Mars Ailey. Nagluluto ako. Ginugulo nila ako. Naghahanap ako ng suggestion from her. Kasi daming pumapasok sa isip ko na pwede ipareact with Aki. And ayun, si Mars Ailey lang tinalong ko para... In a way, hindi siya tawag dito. Para fresh idea. Char. True. So, ang sinabi niya is yung Independence Day na prod daw ng Queendom. And nagustuhan ko naman kasi actually nakalimutan ko na yung nangyari dito. This was like last year pa kasi. So, ako, I have no idea what this video is about. Idea ko ano to. Pero sinabi ni Mars Ailey kanina na mga Filipino songs daw yung kakantahin dito. And it's you know, it's nice kasi, di ba, it will make us, hopefully, proud of our songs, our country, and our, you know, ang ano natin, ang origin natin. Ayan, so, I hope this prod from Queendom will do that magic to us. Char magic? Ano to? Kabilang channel talaga yung magic. Ano yung sa Koyong channel? Star Magic yun. Sa ABS yun. Shoutout pa sa mga basher namin na gumagawa ng kwento na GMA lang daw yung alam namin. Keme-keme. Eh, nandun yung ano eh. Tsaka dun yung maraming request. Siguro pag marami ding request sa mga specific videos na gusto nila. Tsaka, we're not saying that people from the other side are not good, ha? Wala naman kasi. Alam mo, ang toxic ng ganun, na porket pinupuri yung sa kabila, ibig sabihin, hindi magaling sa kabila. Eh, hindi. I mean, bigay din kayo ng video na gusto nyo pa-react sa amin. Walang problema yun. Ako, nagre-react talaga ako sa ABS-CBN. Kami, di ba? Even before. Yes. It's just that ngayon kasi, syempre, kung sino yung nandun sa comments palagi, nagko-comment ang ito yung react. Yung nagkikater na, alangan magre-request sila ng red, bibigyan namin ng blue. Ako, I'll be biased talaga. Mm. The big stars that I've grown to know kasi sa ABS, wala na kasi doon. Hindi na nagpo-perform ng masyado. Totoo. Bira ko na nakikita si Ate Sarah na nagpo-perform. Totoo. Diba? Tsaka alam niyo naman mahal namin si Sarah G. And to add to that,
yung mga big stars din kasi ng ABS ngayon talaga sa singing ha, they came from GMA, so dapat hindi tayo nag-aaway-away like which station is ganito, ganyan. Dapat appreciate lang natin as long as there's talent, as long as they're good people, good inspiration. So, wala, appreciate natin. Na-trigger lang ako, nagigigil lang ako. Ako din na-trigger ako, pero... Gusto nyo kayo nang mag-react kayo, gumawa ng reaction video nyo, gumawa ng channel, gigigid ako sa'yo. Turuan mo silang gumawa ng channel. Madali lang gumawa ng channel. Mag-react din kayo, gusto nyo. Walang magpipigil sa inyo kung gusto nyo gawin doon. Kung may mga bagay man kami na hindi nagagawa o hindi nakakaabot sa mga standards nyo, eh di kayo na gumawa, hatid ko pa kayo. Sana naman yung hatid na yan. Sana yung hatid. Wag na. Kasi yung last na yung natira mo. Independent, so dapat ano tayo. Dapat malaya. Malaya tayo sa mga taong toxic sa buhay. So, ready natin yung piano kasi hindi natin alam kung kailan na naman sasabog yung kasi hindi po kami nito. Perfect. Totoo, kailangan tayong... Kahit ano yung sensitive yung tenga namin. Yes. Okay, ready na ako. Ready ka na ba? Sorry kung uubo ako ha. Ako din. Makatitalo na naman. Ang pangit kasi ng panahon ngayon, mainit and all. Sobra. So, tapos aircon pa yung office namin. Yes, yung katawan mo parang hindi niya na alam anong gagawin. Anong gagawing adjustment. Okay, ready? 1, 2, 3. Ay! Tukot to, naka-Filipiniana sila. Ninakaw niya to sa school namin. Di ba may mga pa-proud sa school na Filipiniana tapos naka-uniform kayo. Aminin niyo, sa choir niyo, naka-ganyan kayo. Oo, mga ganyan kaming outfits. Oo, ganyan din yan eh. Yung alam mo yung seryoso na ako kasi ang parang tutu, parang ganda. Tapos yung naka-kayo sa school na gagi. Sorry. Oy, pero in fairness ha, to be fair talaga sa GMA, may budget yung ano nila. Yung costumes, yes. Costumes and yung styling nila dito. So, nakita natin yun mismo. Nung baka naman po, nag-aarap ko yun ang tumutulong sa inyo. Dito mo naman ako. Kung hindi nyo ako tanggapin bilang ano talent nyo. Gusto mo, maging stylist kahit, sa GMA. Kahit stylist na lang, okay na ako dun. Pero ang dami kasing pumupuri sa kanya na the way siya mag-style ng sarili niya. Na ako, kahit sa akin, sa kanya ako nagko-consult talaga kay Aki. So, pero mali natin, may makapanood sa'yo ng mga stylist, di ba? Kahit apprentice muna, di ba? Apprentice muna. I don't mind. I can always learn like everything. Tsaka wala namang mawawala sa inyo kung mag-apprentice muna. Kahit wala namang sweldo. Ano lang, just try her out. Tsaka learn. Tara, in-endorse ko yung kapatid ko. Hindi ako naman, hindi ako nag-endorse ng something na alam ko mapapahiya ako, nabubulol ako. Pag alam ko mapapahiya ako, hindi ko na pinupush. Pero, wala naman akong masyadong background sa fashion. Pero, mga kaibigan namin na may alam, pinupuri talaga siya. Maganda yung the way siya mag-style and all. So, yeah. Baka naman. Sorry, okay, let's go. Kuda. Ayaw niyo, ripat kayo. Hatid. Saan gusto niyong channel hatid? Kigil ako siya. Chalice. Three layers of voice. At walang kasama. Pa fresh fresh lang kayo. Ang ganda niya. To say this. 'Di ba? Ano sila, tatlo, dalawa, tatlo, ganyan ganyan. Pero yung intensity no, yung first three groups, pareho yung intensity. On par with oo. The other level. Tapos naka-harmonize talaga ng maayos, three layers kung tatlo. And then yung pang-apat, may ano sila doon na nilakasan, sinadyang nilakasan ni Thea tsaka ni Jenny kasi yun yung ano ng song parang pre-chorus na part. Ang galing no. Those simple details, alam mo, nagsasabi talaga sa atin na there's somebody or some people behind yung musicality ng production nila. Sure. Hindi siya yung, oh, kanta kayo dun, basta malinis, okay na yan. Sure. May harmony song. Hindi. Inaaral at pinag-uusapan at nag-agree yung mga singers and alam nila kung sinong mag-execute ng ganon. And yes. Nakikita ko talaga. Galing. Grabe yung low notes, yung harmonization. Ang ganda nila, grabe. Nine sila dito, ang dami nila. Eight pala.
oo na nga. Ginandahan niyo lang yung pagsabi. Ginandahan niyo lang yung version. Ako, nagigigil. Hindi ikaw. Hindi sila umanda kayo bago matapos talaga yung 2023. Nagigigil talaga ako. Mga Pinoy daw, lahat naman eh. Medhans. Contact niyo nga ako. IG. Contact niyo ko, Medhans. Magaling yun. Ano yung Medhans na yun? No? Yan kay Fifi. Mm-hmm. Kilalala niya, nakita ko yung ginawa nila yun. Hello, Medhans. Baka naman pabigyan yung kapatid ko. Great fairness, no? Gigigil ako. Ang galing nila. Alam mo si Hannah, this is another proof na kasi malakas ang boses ni Aisel eh. So hindi pwedeng si Hannah pa demure-demure siya, pa sweet-sweetan, gano'n. Yeah. Hindi, kailangan niya ring lakasan yung melody part niya kasi nag-aalto ng maayos si Aisel. So ito, proof to na si Hannah, grabe yung dynamics niya, grabe yung control ng boses niya. Kayang palakasin, kayang pahinain, like all throughout ha. Dito all throughout, from start to hanggang dito na part, malakas yung boses niya kasi alam niya malakas ang dating ng boses din ni Aisel. Perfect. Great job. Oh, yung ilong. Para sa lahat yan, para sa lahat. Hindi sinabing Aki lang. Kikil ako. Hindi pa ba yan tunay, Aisel? Ano yung kakayaan namin? Inubos nyo na. The harmonies. Wow. Ang taas ng Hana. Oh, tigilan nyo na. Ang taas ng harmony niya, nag E5 siya doon. Wala lang, ganun-ganun lang. Pero, eto na naman, napupuhin ko na naman sa Aisel. Nakita niyo naman, narinig niyo naman, kayo mismo, kahit di na ako magsalita, alam niyo na yung sasabihin ko. Sobrang linis mag-alto, walang mintis, alam mo yon. Tapos, precise, accurate na accurate yung ano niya, yung pagbigkas and pag-hit niya ng mga notes talaga. Yung precision andun, yep. Grabe. Everything was dropped. Dropped jaw lahat. Yun. Totoo. And malakas yung dating. Nice production. Ooh. Taas, babe. Kung niya mas na E5 yan. Pwede mo naman sabihin, tayo'y Pinoy. Baba lang. Hindi, flat mo talaga. Para may iba. Hindi tayo yun. Ah, tayo pala. Sorry. Galing nun ha. First pair pa lang, grabe. Ang ganda ng song na to bagay sa kanya. Sorry, explain ko lang ha. Vibrato is really important here. Hindi lahat ng syllables dito binibigyan ng vibrato. Sorry, kinuubo ako. Ayan, vibrato din. Kinuubo talaga kami ngayon, guys. Gawa ng weather. Nasa stress kasi ako. So, i-explain lang natin ha. Sorry, guys ha. Sorry. Kailangan kung ano yung tinuro ng vocal coach o anong pinag-usapan nyo kung saan ilalagay yung vibrato, doon lang. Papangit to pag lahat lalagyan ng vibrato. May parts lang ng vibrato, may mga syllables na wala. Usually sa dulo, yung mga dulong words or yung dulo talaga nilalagyan ng vibrato. Ang galing niya. Tsaka yung vibrato niya, gusto ko yung pacing. Perfect yan, Marian. Ang ipis talaga ng boses ni Zah. Gusto ko yung tone niya, oh, ano, parang ang delicate pakinggan. Babying baby, no baby din ba? Bakit ganyan? Ganda. Bakit
bakit pa kang kumakanta ng mga pa-virgin na kanta? Ang pangit, ang laso pakinggan. Ikaw? Hindi ah, may mga pa-virgin ka na maganda naman talaga. Pero nandidiri nga ako sa sarili ko. Oo, parang, feeling mo yan. Pero yung mga nakikinig na hindi ka pakilala, yung first time nila narinig ka, maganda. Tapos nila pero pagkilala, pala. Like ako kilala kita, pa-virgin, pero in real life pala mura. Hoy, joke lang yun na hindi siya, depende sa lugar ha. Pag kami-kami, syempre, ano, joke namin kasi yun. Pero pag like being professional or sa work, hindi naman ganun. Ako din, hindi ako nagano sa office. We're just saying na there are some genres lang siguro na we're not used to singing, pero kailangan namin kantahin, wala kaming choice. Totoo. We're just being professional. Lalo pag sa gig or may engagement tayo, like sa wedding or something. Pero natatawa talaga ako, seryoso, pag pinapakanta niyo ako ng mga pabebe na songs, nandidiri ako sa sarili ko. May tipong alam kong magaling para sa iba, pero para sa akin, ang sarap na upaka ng sarili ko. Anong ginagawa mo? Hindi ginagawa mo bakla? Hindi mo dyan ba yan? Nice. Grabe, no? Dinig nyo yung balance ng boses nila pag nag-split ka agad sa karamihan. Sorry, magkipuksa naman ako. Old video talaga to kasi si ano dito, si Dragon Diva, medyo ano pa, may laman-laman pa talaga. Mm-mm. Ngayon kasi sobrang sexy niya na, no? True, true. So I can see the improvement, hindi lang sa boses, pati appearance nila, ini-improve nila. And, kahit si Hana. Actually. Totoo si Hana, nag-slim down din. Alam nyo, maganda yan. Kasi hindi naman ibig sabihin na pag magpapaslim down ka or anything, gusto mo magpa-impress lang or something like that. It's also about your health din eh. Kasi diba, pag fit ka, mas maganda kumanta, mas confident ka. So, it goes along with your nose kasi, job na gusto mo, diba? Kasi you want to give more ano, more confidence sa stage and more ano, presentable. Sa akin lang talaga mapapailong ako. Bakit? Dahil lang talaga sa yung tipong minsan tinatamad na ako mag-makeup, tapos may mga times na kailangan sa angle ka na ganito mag-posing, eh, hindi ko naman angle yan. Naputol kasi na. Okay. So I was saying, yun nga, I wanna do a nose job. Kasi hirap ako sa mga angles ko eh. There are certain times na if we do photo shoots, hindi ka naman makakaayaw sa mga pinapagawa sa iyo. Sa mga side na gusto nila, sa mga poses. Eh, left ako lagi. Eh, parang yung right side ko. Tsaka it helps na rin sa pagkanta. Pag nagawan ka. Yeah. Pero yung... Mas makakahinga pa. Feeling ko. Ewan ko. Nakatulong kasi siya kay ano, kay Jonah. Jonah Viray. She really told the people na when she got it done, it really helped her out. Kaya mas malinis yung ano niya, boses niya after. Mukha gawa-gawa mo lang yun. Sinabi talaga yan. Sinabi niya talaga. Oo. Jonah, comment nga down below. Talaga yun. Okay, yeah. So, yun. Ang bottom line ng sinasabi namin dito is importante yung stage presence mo. So, part of that is working on your image. Saka sometimes kasi, if you don't look that big in person, sa camera talaga, malaki ka tignan. So, might as well, you know, just cut it down na lang para pag... Ay, alam mo, para pag-projected sa camera, lesser yung ano. Kasi lalapad ka talaga totoo sa camera. Say, for example, yung anak ni Sharon, si Casey Concepcion. She looks really big sa camera, pero sa but person in person, na, grabe, no? She's really lang, normal lang, curvy. So, ganun kahirap sa showbiz, guys. Yeah. Actually, healthy ka naman and hindi ka naman ganun katabaan, sakto ka na. Pagdating sa camera, ang taba mo tingnan. Or ang laki mo. So, ang hirap talaga maging sa harap ng camera. Anyway, balik tayo. Ang ganda na ng mga pagkanta nila dito so far, no? Yung Rita, oh, nag-aantay lang talaga ng puno. Gawa ganun siya. Nice! Oh my gosh. Oh, yung dragon. Sorry, sabi sa inyo eh. Kung hindi lang talaga ako inuubo ngayon, papatulan kita. Takilan talaga na lang. Kailangan ko siya magsalita kahit magsalita. Oh, si Julie. Solo yata to. Oh, si Teya. Sorry, akala ko si Julie. I'm shifting.
Sorry, oh. Shifting with the kulot. Ganda ni Jen dito. Ay, kulotera. Hindi naman ganun yung lumbi. Nag-teaching siya doon. Ay, grabe na kit nila. Oh my God. Kumakati lalo yun. Walang muna ako sa inyo. Ako din. Oh my gosh. Ang hirap pala mag-react pag inubo ka, no? Oh my gosh. Ayan, tatlo sila. Nakita ko. Rita, Julie, and... Oh my gosh, masabog yung tatlo. The song! Grabe yung vocal character niya. Wait lang. Ako lang pala yung kulang sa prod na yan, yung buhok ko. Kailangan ko lang straight tapos siya. Kasali na pala. Yung gown mo yellow. Mukha ko highlighter. O di green. Para Christmas, Merry Christmas sa iyo na. Kinagmotor kanina. Sorry. Okay. It's a harmony, no? Ayun, parang isang taon na naman sila pag nag-melody. Parang isang tao talaga. Teach. I'm freak. Oh my gosh. Kalmado yung Rita. Kagigil. Taas. Ang galing nila. Grabe. Natutuwa ako kay Rita. Bakit hindi lang sana? Ang taas lang. Taas. Oh my God! I feel like the Filipino pride through her singing talaga dito. Sabi namin mag-aakyat eh. Sama sila dito, no? Oh my gosh! Grabe yun, no? I mean, isa to sa pinakamalinis yata, sa tingin ko, na na-prod nila. Oo, ina ako. Sama pakiramdam ko. Sumamaalala. Naubos yung kaluluwa ako sa buti kanila. Buti na talaga, no, may iniinda tayo, kaya medyo tahimik yung reaction na to. Guys, imagine nyo kung wala kami iniinda, hindi kami inuubo. Maingay ngayon talaga. Papatulan ko na talaga. Pag gumaling ako, tingnan nyo. Pero gusto ko lang sabihin talaga, na isa to sa, para sa akin na, isa to sa pinakamalinis nilang performances talaga. And grabe yung harmonies. True. Even the belting talaga. Again, I will say this, hindi ko naririnig na parang nagpapa-contest sila sa mga high notes nila. Mataas, pero parang... Sino ba kasi nagsabi niyan? Nagigigil na talaga ako sa linyang yan. Pag-comment na talaga yan. Comment na
ng ganyan. Gusto mo ikaw gumawa ng video mo? Yilok nyo pa. Sad to say. Alam nyo yun. Pag ako bumalik talaga ng bilibid, sinasabi ko sa'yo. Hindi ka parang bilibid. Sa panaginip mo lang yun. Sa past life lang pala yun. Sorry, kakalma na ako. Pero seryoso, I mean yung nagko-comment na alam mo yun, halata namang hindi basher talaga kasi sasabihin maingay daw or ano ganito ganyan, puro sigawan. Wala ako narinig ng sisigaw dito. Mas maingay pa yung comment mo na naka-type lang. Yung bunganga mo mas maingay. Yung bunganga pag nagko-comment ka, yun yung maingay. Kasi noise talaga siya kasi hindi nag-make sense. I mean, if you ask people who can sing, vocal coaches, they would agree talaga that yung mga prod ng Queendom malinis, hindi basta-basta na lang nag-hit ng high note. May harmony silang pina-follow, may areglo, and yung high notes nila hindi masakit sa tenga. Para sa akin talaga, malinis sila magtrabaho. So, yun lang. Hindi nagmamatter yung mga comment. Comment mo lang pala. Huwag mong ginagali si Aki pag may sakit. Kati talaga yung lalamunan ko. Gigilak. O, ayan. Natikman nyo na yung isang Aki Omega. Pero anyway, ano yung masasabi dun sa singing nila dito? Sasabihin pa ba ako sa inyo? Gigilak ano, ko siya. Buti na lang, hindi ko rin alam yung mga songs na to. I mean, first time ko karamihan sa mga songs na kinanta nila. Kaya hindi ako mag-worry na ma-erase to sa karaoke. Kasi hindi ko naman kinakanta to mga songs. Muna natakot ako. Baka ipakanta yan sa akin dito sa Cebu. Tapos... sa linggo ng wika. Mm-hmm. Or ano ba yun? Ay, malapit na sa June. Oh. Yung mga Independence Day engagements mo, di ba? Ano din? Mga kinakanta. Malapit na kadaugan sa Mactan. Sa Lapu-Lapu. So I might sing, you know, like... mga ganyan patriotic na songs. Wait, advance happy fiesta pala sa mga taga-Mactan. Yes, hello sa mga taga-Mactan and of course sa mga taga-Mandaue. Advance kadaugan sa Mactan and advance fiesta sa taga-Mandaue. Yung mga Bisaya namin, yung mga kaligan. Yes, na. Kung namagay kaon sa inyo ha, ing na lang dyan mi kay Muan ha, rajod me. I-invite mi sa mga taon na yung mong kalimot. Yes, tagay lang dyan ako. Hintay mo kailang patay gutom be. Ako tagay lang talaga. Ako kailang tawagin ako patay gutom, totoo naman. At least aminado, oh. Kagaya ng ano dyan, plastic. Nagpapanggap ang alam niyo yung mga technical terms, hindi naman niya alam. Akala ko plastic yung pagdating sa pagkain. Meron ako nakita talaga, umit yung ulo ko, like 2 days ago lang yun. Sabi niya talaga, ang ganda ng dynamics. Sabi ko, dynamics? Alam ba niya pinagsasabi niya? Dynamics yan, hindi dynamics. Tapos, hindi mismo, yung word mismo, hindi nag-a-apply doon sa sinasabi niya kasi kakastart pa lang, like first line pa lang. Ang alam mo ba yung gusto mo turuan kita? Gusto mo enroll ka sa school ko. Ako magiging coach mo. Tumanda ka talaga hindi sa akin. Baka masampal mo 'yun, 'di ba? Kasi maano talaga siya. Hindi talaga siya. Naman, hindi ako nananampal sa mga estudyante ko. Mahal ko mga estudyante. Kasi mga estudyante mo marunong na. I mean, ano na, okay na yung mga estudyante mo. Siya talaga ano, nagmamagaling pa. Nagmamagaling. So, oo. Yung wala ka nang alam, magmamagaling ka pa, hindi nakakainis. Okay lang wala kang alam, pero you know where you are placed at. Totoo. Alam mo yung level mo, okay, so makikinig ako. Ito yung case na wala talagang siyang alam, nagpapanggap na may alam, sinasabi lang yung word para kunwari, vocal coach din siya. Hindi nga marunong kumanta ng happy birthday. Sorry. Sorry ha, nakita ko talaga yung pagkanta mo ng happy birthday. Tsaka talaga, wala sa tono. So ano, may lalaman ka pang dynamics. Halatang kinopya mo lang. Kasi hindi mo na alam yung pinagsasabi hindi mo. Hindi nga yan, dynamics! Dynamics! Dynamic kasi Tagalog do, dynamics. Wala kayong ano. Para si Danami. Danami! Danami, ikaw pala yung ano nun. Ikaw pala yung dahilan. Kaya, nako, gigil ako. Again, kaya ako naiinis kasi nako-confused na yung mga tao. Ang dami nagko-comment dito na thank you, Aki and Nephi, for the fun. Pero above that, nag-learn daw sila ng mga ano. Gusto ko yun kasi kailangan naman natin talaga mag-spend. Tsaka hindi naman talaga kami madamot when it comes to, you know, sharing what we know. Pero paano tayo magsasucceed dyan? Eh, may mga ganyan, may mga misinformation na sinasadya. All for the money. Oh. Bulat ka, no? Real talk, no? Ako sa'yo, Gcash mo nalang yan sa akin. Turuan pa kita talaga kumanta. Huwag ka nang mga kisaw-saw dyan sa kanya na yan. Hindi, bigay mo sa akin. Turuan kita kumanta. Ah, okay. Tuturuan mo pala. Oo. Hindi maganda yun, ha? Yung namimera ka, tapos mali-mali. Yung in exchange for that is nagsisinungaling ka or you're faking it. Totoo. Hindi maganda yun. Parang nang scam ka lang ng tao. Nang scam ka. Huwag kang magpanggap.
Okay. Anyway, nag-iiba yung topic natin. Para na, sorry. Guys, kayo din, kailangan wise kayo. Kailangan mapanuli kayo. Bakit niya sinabi to? Bakit sinabi niyang vibrato? Vibrato yes. Doon, wala namang vibrato doon. So, para malaman nyo, kasi kayo mismo, ikaw, kung gusto mo ma-confuse ka lalo, edi go. Anyway, thank you so much for watching. If you got more, sabi nyo lang sa akin, huwag nyo nang paalam sa kanin, nagigigil na siya. Ako isa na tayo, papatulan ko na kapatid ko eh. Malapit. Yung tipong sinasabi sa akin na may gagawin lang kami, tapos ganito na naman pala. Queendom na naman pala. Ito na naman. Hindi, ano na yun, regular na yung queendom, kasi maraming ano, maraming gusto. Tingnan nyo, pinapanood nyo sa akin queendom, nagkakasakit ako. Hoy, sa panahon to, huwag mo isin sa kasi queendom. Kasi umiinit lalo ulo ko. Okay guys, tapos na nga natin to. Thank you so much for watching. If you got more, let me know lang ha sa comment section. You can send us your messages din sa Instagram lalo na. Ano yung follow us on our social media accounts. Mine is at Aki Omega Official and follow my brother at Nephi Axe or Nephi Akaling. Ayan na, bago mag-request, follow muna utang na loob. Oh, tsaka wag nyo nga akong senda ng mga link. Nangigigil talaga ako sa ganyan. Ginagawa akong yaya ng mga kahit yung sa ibang... Tsaka hindi pa naman follower ko. Ay, tapos nagsisend sa akin ng link. Ang dami na sa requested messages ko. Puro link. Attitude, di ba? Sa akin yung isend yung link. Ako yung wala na siyang ano dyan. Pwede kitigilan niyo ako. Hindi rin kayo nakapalo sa kuya ko. Tapos nagsisend kayo ng link sa amin. Kilala ko kayo po. Ulit-ulit pangalan niyo. Ang dami nag-i-spam tapos hindi nakapalo. Oo, ang sarap. Naku, ang dami ko nang na-block talaga sa inyo. Sinasabi ko. Ayan guys. See you again next time. Bye! What a dog! Wala mo! Isok! Hold on. Hintayo ko sa'yong pagbalik. Ayokong ikaw.